nais ko ay magkasama ka. Sana ay lagi. Hi guys! Magandang araw sa lahat ng mga solid kalinga. Number one, one kalinga, one family. Mapagpalang araw at maulang araw ngayong araw lang Linggo, October 6, 2024. Good morning. Or good afternoon or good evening sa lahat. Siyempre sa lahat ng mga kapwa OFW natin. Sana ay kapiling na kita. Na mga talagang solid kalingap. At siyempre baliw na baliw dito sa EDSINA. Ang buhay ko ay sumaya. At eto na nga. At iyayabang ko lang din naman, no? Iyayabang natin ngayong araw ang TikTok post ng nag-iisang wifey natin na talaga nag-viral at nag-trending. No, kay yung nag-trending na post ni Biancy Jane Batalero. At grabe guys, talaga't iba't ibang reaksyon at maraming nag-share ng video na ito. At anong meron sa video na to guys? Grabe naman ito. Bakit nag-trending? Pero sabi ko nga, di ba last time sabi ko sa inyo guys, Kapag ang isang babae o ang isang lalaki ay nagsishare sa isang account o sinishare nila yung mga sweet moments, ayun ang bahala mag-isip. Diba? Kumbaga, si Beyonce, no? Kaya sabi na natin na meron siya ka-love team na si Papa Eds. Magugulat ka, bakit? She's keeping posting. Oh, she keep posting Papa Eds sa kanyang TikTok account. At talaga namang tuloy-tuloy ang pagtawag niya kay Hubby. Mamaya i-reviewin po natin niya. Siyempre, bago tayo dumako, marami din tayong bibigyan ng reaction video. No, at babasahin ko din po yung mga komento niyo sa aking FB page at siyempre sa aking YouTube channel. At the same time, magbibigay din tayo ng iba't ibang reaction dito sa iba't ibang video dito sa Facebook, no? At dito yung ano, yung matalas na yung mata ni Papa Eds. At the same time, yung pagsisigaw ni Kalinga Prab na talagang yung sa paper dance daw ni Dibu, sa Dibu ni Pau, talaga namang mukhang tuloy na. Paper dance, ay talagang tuloy-tuloy na guys. At tingnan natin, sana makasama ang Beyonce. And syempre, shoutout po muna. I-shoutout muna natin syempre ang nag-iisang ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ang nag-iisang direktor na nagpapa-viral. Kalingap Prab. At syempre always support sa nag-iisang inaan ng Kalingap na dapat suportahan at dapat respetuhin ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. At syempre shoutout po sa lahat ng mga Kalingap partners. At syempre guys, bago tayo dumako dito sa viral trending na ano, syempre hindi ko po pala lagpasin ang mga nag-comment sa last video reactions natin. Katulad ni Louis Gomez. Hello sa paboritong reactor, anak ng pating. Lagi ako nakasubaybay sa'yo. Galing mo magpasaya, lalo na sa Edsy Forever ko. I believe. Miss Marizel, congratulations Sir Mars, top 3. Ay, top 3 ba ako? Nagulit naman ako doon. Pasasya lang po, maaga po ako siya natulog. At salamat po, naka-top 3 pa tayo. Baliw tayo ah. Pero syempre, salamat po sa Diyos una sa lahat. At the same time, no, pangalawa kay Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, sa family Matubang, nandyan si Kalinga Prab, ang direktor na talagang minamahal ng lahat. At the same time, nag-iisang co-founder ng Kalingap. Tinanggap nila tayo as Kalingap partners. Malaki po ang pasasalamat ko. At syempre, sa lahat ng ating mga viewers na talaga namang grabe talaga yung pagtanggap sa akin. Yung iba kasi, yung iba talaga sa akin guys, talagang nagulat ako. Talagang inuulit yung mga reaction video ko. Yung iba naman, sinasama sa marathon. Malaking bagay po yun, no? Yung iba, hindi ko naman po hinihiling, pero talaga napakasulido nyo po sa akin. Salamat po sa Diyos. At asahan nyo po, gagawin po natin ang ating mga paraan para mag-enjoy kayo sa ating mga reaction video.
Salamat Miss Marizel at syempre kay Josephine Josephine Rustia Reina. Kahit walang vlog sa TikTok, masaya na ako basta mahal ko ang SM, di ba? Habang naghihintay ng serye no ng part ng EdSeed sa TikTok, umuulan lang ka sweetness. Kahit short video lang guys, sobra. Ang daming kilig. Maraming beses akong nasaktan sa pag-ibig. Agina Hireta. Hireta. Hiroe. Hirota. Sweet naman ni Beyonce. Nida Rivera, nasa mundo ka ng social media na Beyonce, kaya be careful sa mga content or sa mga song ng TikTok mo na mabash ka pag ganyan. Ah, oo, kasi may last time merong upload ata si Beyonce na ano. Alam nyo guys, kapag tingnan nyo na lang yung caption, minsan kasi, Sir Marzano, bakit ganun ba ginamit ni Beyonce? Ginagamit lang po kasi minsan trending. Nakikisabay sa trending, ganun po talaga sa TikTok. Kaya yung music, mapapansin din nyo, ginagamit po ng iba yan. Kasi pag kung ano yung viral na music, yung paggagamitin talaga ng ibang mga TikTokers. Ngayon, siguro ginamit ni Beyonce para lang mag-viral yung video niya. At syempre, nakikisabay sa uso. So, minsan dahil marunong tayong makiramdam, no? Kapag yung caption niya, tingnan nyo, alam nyo ang sekreto sa post ni yung sa post ni, ano, ni Beyonce? Yung post ni Beyonce, tingnan nyo po yung caption. Kapag alam nyo, kunwari, ang music na ginamit niya, medyo parang hindi nyo sablay. Tignan niyo po yung caption, baka naman nakikitrending lang si Dancing. Kaya sa lahat ng mga viewers natin at siyempre sa lahat ng mga SM supporters, lawakan niyo po yung unawa natin, no? Huwag niyo sabayin yung mga ano, yung mga bobo na basher. Kasi wala silang alam. Minsan ako, kahit ako eh, ginagamit ko 'yan eh, mga ganyan ano, kasi para viral po eh, para mapansin yung video ko. So, intindihin niyo lang po as a content creator sa TikTok, minsan ginagamit talaga yung mga trending videos. Hindi para saktan kayo, hindi po. Because of the ano yan, sa pagiging viral. Ganun lang po yun, no? So sana maunawaan nyo po at lawakan nyo po sana yung inyong ang ating mga unawa. So nag-gets nyo po, ano? Sana mag-gets nyo po yun. Na ginawa, na ilagay lang siguro ni Beyonce yun kasi ano, dahil viral. No, ngayon, tingnan nyo po yung caption. Ako, pag nanonood ako kay Beyonce, naramdaman. Kilala ko na kasi si Beyonce. Piling ko nga, kilala ko na eh. Kapag nag-post siya ng sablay ng music, ayun ko yun, kasi ginagamit niya yung to viral, no? Pero pag ginamit niya yung video, yung music, tapos meron siyang caption, doon kayo makiramdam. Kaya sabi ko, yung mga solid EdSeed, hindi yan ano, hindi yan mga bobo. Sabi ko nga, ang mga solid EdSeed, baliw yan, pero matatalino. Yung mga solid EdSeed, di ba? Yung mga solid EdSeed, maliw yan pero nag-iisip. At syempre, hindi natin na maiisip, hindi naman natin masisisi yung iba. Syempre, iba, senior citizen, hindi naman nila nagigets. No? Dala ng ano, ng... Syempre, minsan kasi ganun talaga guys eh. Kapag mahal mo minsan, nag-iingat ka lang. Kahit sabi natin na parang OA, parang basher ka, parang OA ka, masakit yung sinabi mo, pero still, fans pa rin yan. Nagkataon lang na hindi lang nila nagigets yung point na ganun, lalo sa mga TikTok, kung bakit na ipopost yung mga ganon. Kaya sana po, no, nawain po natin yun. Basta tingnan nyo guys, ang sikreto po sa TikTok, ginagamit po talaga yun to viral. At the same time, tingnan nyo po yung caption. Doon kayong mag-react sa caption. At ako, kasi ako talagang naramdaman ko ang EdSeed, no? Sabi ko nga, ang sa mga solid at talagang matatagal na at talagang nagtotoong nagmamahal. Kasi kung totoong nagmamahal ka, dapat kilala mo na sila. Kung totoong nagmamahal ka, dapat alam mo na yung bawat galaw nila. Ako, naiintindihan ko yung guys eh. Kaya nung nakita ko, sabi ko, ba't naman girak yung iba dito? Sa akin, okay lang naman eh. So, tama ba ako? Okay, tama ako. Pero salamat po mama, Mariles Peralta. Yan ang ano, solid ano. Nagbibigay siya ng magandang advice, di ba? Gerald La Chica, tama po kayo, Sir Merzano. Ang motmot ay salitang nagmamahalan na magkasintaan. Happy motmot, may something na talaga. Sabi ni Emmanuel Parsha, grabe ang talon ng puso ko sa tuwa. Oh, kasi pinaliwanag natin yung happy motmot.
Panorin niyo guys yung video reaction ko doon. Ang ganda noon. Yung ibig sabihin ng mot-mot. Sabi ni Sir Marciano, wala daw meaning yung mga TikTok ni Beyonce. May meaning yun. Ang point lang ni Beyonce po, alam nyo guys, yung sinasabi ni Beyonce na walang meaning yung sa mga TikTok, yung mga walang caption, yung mga video na mga music na nag-viral, tulad nung isang ginamit niyang TikTok, eh ang pangit nga pakinggan nun guys eh. No, kung papanoorin nyo yung TikTok niya na yun, oh, i-play natin ha. I-play natin siya guys para maintindihan ng iba, no? So papanoorin natin to ha. Ito guys. Ayan. Oh, play natin to. Oh, di ba? Napagod na akong unawain ka pa. Ito yung walang meaning. Hindi porket, huwag niyong idamay. Pag sinabi niyang walang meaning yung post niya sa TikTok, hindi lahat yun. Okay? Hindi po lahat yun, guys, ha? So, ito, guys, tinuturuan ko kayo paano maka-discern o paano maka-intindi sa mga posts ni Beyonce. So, dapat malawak po yung unawa natin. O, play natin to. Kung gusto mo, bumalik ka sa kanya. Kung gusto mo, bumalik ka sa kanya. Kasi ano ito, eh? Ginagamit niyo yung video, guys. Ngayon, ito po yung walang meaning. Sana maintindihan nyo, ha? Hindi natin. Oh, napagod na akong unawain ka pa. Ngayon, pag sineryoso mo to, syempre, masasaktan ka. Ginagamit niya lang to kasi viral yung kanta. Ganun po yun. Ibig, ito po yung walang meaning. Pero yung post nila, Apoy Motmot, may meaning yun. Ano ba? Talaga nga siya ng caption eh. Ano ba kayo? O, tunin natin. Oh, 'di ba? So, ayan, mga ganyang post, guys. Uunawain niyo po 'yan. No, lalawakan niyo po yung inyong mga unawa dito sa ano. No, kaya alam niyo, guys, kaya sinasabi ko 'to para maintindihan ng mga viewers. Ako nagigets ko naman kasi baka hindi lang nila nagigets, no, yung point ni Beyonce sa kanyang post, no? Pero kung ikaw matalino, kilala mo si Beyonce. Tulad yan, thank you sa paghatid, Habi. Oh, wala bang meaning yan? Sabihin ko sa mga viewers natin, wala bang meaning yan? Meron o wala? Meron. Pero itong post ni Beyonce nung isang araw, wala pong meaning talaga yun. Hindi naman sinabi niyang, hindi naman niya sinabing lahat. Lahat ng post ng TikTok ay walang meaning. Oh. Di ba? Sana nag-guess niyo po yan. Ulitin ko po guys, yung mga music na yan, depende po yan sa caption. Ngayon, yung music na yan, ginagamit talaga yan ng mga TikTokers kasi viral yung kanta na yon. Ngayon, pag ginamit mo yung viral na kanta mo na yon, sumisikat din yung upload mo. Kaya yun ang sikreto sa TikTok. O, may naitindihan na kayo. O, yung mga nagtitiktok nyo, may nagets na, may nakuha na ng punto. Ah, ganun pala, Sir Marzano. Oo, ganun yun sa TikTok. Para tumaas agad na yung mga views mo sa TikTok, ang gawin mo, gamitin mo yung viral na mga beat, na mga music. Ganun yun. Pag ginamit mo yun, eh, popular yung song na yun. So, lahat ng nakikinig ng kanta na yun, eh, mapapanood yung video mo kasi related sa gusto mo. So, yan. Oh, iba, huwag po kayo, huwag kayo mawalan ng pag-asa na sinabi lang ni Beyonce walang meaning. Ang sinasabi niya dun, walang meaning yung sinabi niya, yung pinost niya. Ah, basahin natin ha. Oh. Ah, tingnan niyo guys ha. Ulitin natin Sir Marciano, paki-explain nga kasi hindi nagigets ng iba. Ito ha. Intindihin ko naman ko ka guys, hindi naman 'yan naiintindihan ko 'yan, hindi 'yun kasalanan, no? Kasi iba din naman talaga marunong sa social media. Kaya ni-explain ko, sabi dito ni Beyonce, Jane E. Batalero, pasensya na po kayo, wala pong meaning 'yan, TikTok. 'Yan, no? Trip ko lang po mag-TikTok nung siya na ganyan. Oh. Ang sinasabi ni Beyonce rito, no? Pasensya na po kayo, wala pong meaning yung TikTok. Ang sinasabi niya TikTok, hindi yung buong upload niya, kundi yung TikTok na upload. Oh, ito specific ha. Trip ko lang po mag-TikTok nung mga sound na ganyan. Na ganyan. Hindi niya sinabing trip ko lang po mag-TikTok nung mga sound na ganito. Lahat ng sound, walang ganun. Sound na ganyan. Ibig sabihin, specific guys. So, naiintindihan niyo? Nagigis niyo ba ako?
Okay lang po, salamat sa pag-unawa po ninyo at pag-alala. O, diba? O, iba kasi, medyo naiintindihan ko naman, medyo may edad na. No, hindi naman nila nag-guess. At iba naman dyan, wala naman TikTok account. Kaya hindi nila nag-guess. Kaya ako dito po, as a content creator, pinapaliwanag ko po sa inyo yung ibig sabihin doon ni Beyonce. Hindi po porkit lahat ng TikTok niya wala ng meaning. Nag-guess niyo po ba? O, yan. Sana may malinaw yan. Siyempre, bago tayo mag-start, Pero kasi naglalakad na puti. Naglalakad na puti, oh. Kasi yan, si... Nga lang guys, ah. Grabe, ah. Hiramin natin yung video ni ano. Sino ba itong... Ay, grabe, loko. Pero kasi ano? So, dito, nakita ko... Actually, nagulat ako dito, guys, ah. No, nagulat ako dito dahil malayo pa lang si Beyonce kilala ni Papa Eds. 'Di ba? Grabe guys, malayo na agad. Sana po ako nagigets ko po yung may mga edad diyan, walang idea sa content creator, sa pagiging content creator. Nagigets ko kayo pero sana po lawakan niyo po ang inyong mga unawa at siyempre manood kayo dito kay Marzano TV 2.0. Marami kayong matutunan at maiintindihan. Tuloy natin to. Naglalakad na puti. Naglalakad na puti, oh. Kasi yan, si naglalakad na puti. Layo, oh. Layo nun, ah. Nakita mo pa, Papa S? Grabe, ah. Guys. Ay, grabe, loko. Maganda ko. Loko. Bait ni Biano ni Papa Eds, no? At sa Marzano, hindi niya naman kilala, nag-hello po. Oh. Si suplado, eh. Gwapo na, mabait pa. Alalakad ka. Grabe si Angel, oh. Si Angel, hello. Hello, Angel. Kamusta? Ay, si Angel, okay na, oh. Nagpasok? Hindi nagpasok. Nagpasok. Grabe si Angel, oh. Ay, yan na yung maganda. Baby Beyonce. Ay, isa pang Angel. Angel lang buhay ko. Sobra to, ah. Angel. Hindi mo ka marunong? Aralan ka. Ha? Marunong na yan si Beyonce. Araw-araw. Ganda ni Beyonce, no? Hey, Angel! Ano pa yung naglalakad na puti? Grabe yan, ha? Talaga nga, tingnan natin iba upload. Tingnan natin ito, bago ang upload niya, guys. Ito, totoo, yung kay Kalinga Prop. Guys, abangan nyo, guys, ang maglalaban-laban sa paper dance. Lomel! Dako! Cedros! Dako! Ed Pau! Oh! Ed C! Ay! Jomcar! Ay! Dan Joy. Ay! Yan ang maglalaban-laban, anim, guys. Sa paper dance po. Anim? Grabe na ito! Anim ang maglaban-laban! Ay, tuloy natin. Sino kaya mananalo, guys? Basta ako, panalo lahat. Wala ako, wala naman problema kung sino mananalo matalo. Ay. Para sa akin, manalo lahat sila. Diba guys, so this is a part of entertainment. Diba, sila seryoso lang. No, pag may natalo guys, huwag niyong awayin. Para huwag niyong i-down. No, totoong panalo. Ang lahat ng totoong panalo rito, may manalo, matalo man. Lahat tayo panalo. Because they bring us a good entertainment. Na-entertain tayo. Okay mga beater, mga ano, tamadan. Mga matandang basya ng love team. Kaya bahala kayo, ha? Kaya huwag kayo mababash ng love team. Magiging ano kayo, tamadan. Ah, damatan. Bahala kayo sa buhay. Sa debut po ni Pao, abangan nyo po. Guys, abangan nyo guys. Diba? Kaya abangan natin guys, ha? Lupit na ito, ha? Talaga namang ay grabe itong mga bawat ganap. At ito na nga guys, hindi ko napapatagalin. Siyempre, diba? No, ito na nga, nag-upload na nga si Beyonce sa kanyang TikTok at nag-viral ito. At meron tong caption na nilagay niyang, "Thank you sa pagatid, hubby." Hehehe. Ang tanong, may kahulugan ba yan o wala? Syempre meron.
Sir Mars. Di ba guys? Alam guys ah, di ba meron niya? Ganun yun, sinabi niya walang meaning yung isang upload niya. Tapos tinag niya pa, ano ah, thank you sa pagkatid hobby. Pero hindi ko alam yung meaning ng FYP. Hindi ako masyadong updated. Ha? Sabi, Ed Sheeran, oh. Tinag pa niya ang kanyang boyfriend. Guys, pasasya na po. Bigla lang po ako. Pero tingnan nyo guys, ayan ba walang meaning? Sabay nyo, lahat ng TikTok post ko walang meaning. Oh, ayan ba walang meaning? Kung sabihin nyo, pag thank you ni Beyonce, walang meaning? Di ba kapag in-apply nyo yung sinabi ni Beyonce sa lahat ng upload niya, syempre masasaktan kayo, malulungkot kayo. Kung sabihin nyo, pag thank you, walang meaning niya? Oh, so ngayon natuto na kayo. Ibig sabihin, specific yung sinabi ni Beyonce, yung upload niya na lang na yon. Pero dito sa upload na to, may meaning yan. Thank you sa pagkatid hobby. May meaning yan. At tinawag mo niya pang hobby. At tinag niya pa ang boyfriend niya, si Ed Sheeran. Ano ba? Sinabi itong mga to. Ano ba yung obog yan? Huwag kayo masyado mag-overthink. Huwag masyado. Saan sa puso? Diba guys, ano? Nakakagigil lang eh. Pero sa lahat ng mga solid na no, Edsy, siyempre matatalino yan. Ay, sir, masyadong alo na namin yan. Wala lang sa amin yan. Kasi pang TikTok lang naman yung video, yung sound na yun. Eh. Ano, be? Ano ba? Ano ba? Ano ba, be? Sabi itong mga to. Pero siyempre, at painggan na natin, panoorin natin itong lintik na. Lintik na ano ba to guys? Lintik na ano na video trending ng ni Beyonce sa TikTok. Bakit nga ba? Ano meron? Play natin ha. Ay nako po. Ay nako. Try natin. Hoy. Ay, grabe ah. Tsaka pansin ko rito guys, sa taas ah, pakita ko sa inyo guys. Ito, nakapansin nyo ba to? Ed Sheeran, pagka lang, ano natin to? Nakapaint si Papa Ed. Ito, Ed Sheeran, no? I don't know kung ito yung pangalan ng video niya. Kasi nag-appear dito guys. Nakita siya sa comment section. Pakita ko lang sa inyo guys ha. Yung sa search box, no? Feeling ko, no? Guys, I don't know kung tama ako, no? Feeling ko po itong nasa search box. Lumalabas yan po yung title ng video niya. Oh, ang title? Ed Sheeran, ikaw lamang. Ang tanong, may meaning o wala? Masyano, may meaning. Oh. Baliw ka ba o tanga? Masyano, syempre, baliw. Baliw ka ba o ano, matali, ano, baliw ka ba o bobo? Syempre, sir, masyano, baliw. Ganyan lang solid, Edsy. Marunong, ginagamit ang puso, hindi lang palagi ang mata at tenga. Tandaan nyo guys, pag nagmahal kayo sa NC, dapat gumagamit kayo ng puso. Kahit bulag ka, kahit bingi ka, pag may nakita ka, may naramdaman ka, alam mo yung totoo. Ganun ang solid NC. Baliw pero nag-iisip. Baliw pero hindi tanga. Kaya alam nyo guys ha, ulitin ko po guys, wala pong inaaway dito. Kaya lang tinuturuan ko kayo. At naiintindihan ko naman po yung iba. Hindi naman nila talaga lahat eh naiintindihan lahat. Diba guys? Kaya tingnan nyo naman guys oh. Tingnan mo naman. Todo effort ang shota. Thank you sa pagatid hobby. Hashtag FYPPPPP. Hindi ko alam kung anong ibig sabi FYP. Misa search ko yan guys. No? At ang ganda ng kanta, namumula. Ulitin natin para umiyak yung mga bash. Totoo, ito may meaning to ha. At sabi dito, Ed Sheeran, ikaw lamang. Play natin. Namumula, sabi na mo na tama na. Ayaw ba
ayaw paawat talaga. Ganyan ang Edsy, ganyan si Beyonce. Ayaw magpaawat sa Shota. Kahit anong mangyari, paparamdam niya, mahal niya si Papa S. Inggit-pikit ang mga tanga. Pero sa mga baliw, nagigets nila. Shoutout sa lahat ng mga nag-comment, nag-comment dito at nag-share ng aking mga videos sa dito sa ating Marciano TV 2.0 official FB page. Salamat po, basahin natin sila. Salamat sa effort at pag-support Josephine's Corner. Yay! Kanina siguro yung sa pagdating ni Javi kay YP after shoot nila sa Kalingap serye. Pwede! At Bridge Jean, sabi niya, ayan na, nag-react na ang leader ng mga baliw. Grabe ang puso namin ngayon sa Mars. Grabe na to! Ako nga, hindi lang puso, nautot pa ako eh. Janet Ardi Ocampo, Etsy Forever. Oliva, grabe! May apelyido palang grabe? Grabe mang ganda ng pangalan mo, grabe ah. Oliva, grabe, sweet. Oliva. Jepsha G. Asuncion, grabe naman. Sobra-sobra ng pagpapasyan nyo sa amin. I love you, Edsy. Isitan, thank you daw sa pagsundo at pagkatid habi. Proud wifey yan. Oh. May meaning o wala? May meaning. Ano, bae? Kim, muling Tapang Lopez. Sobrang nabalunan naman kami sa Mer sa ayuda kahit wala pang... Oo nga. May paayuda agad ang Edsy. Mabuti na lang may TikTok. Sabi ng mga Edsy ngayon, TikTok is life. TikTok is life. Tignan mo ang caption namin ni KFM Arzad. Tignan mo yung caption sa TikTok ni Baby Beyonce sa Mer. Oo nga eh. Grabe no. Patindi ng patindi ang Edsy. Guys, grabe naman. Sobra na to. Aileen Cante Bautista, Sir Marzano, inatak na naman ng mga baliw. Di ba nakangiti kayo habang pinapanood TikTok nila? Sa Edsy lang yun. Oh! Irin Maraviloso, pambihira. Oh. Ana Manabeng, Edsy at Jomcar, may TikTok na. At Danjoy at Cedros na lang ang wala pang TikTok. Malapit na yan. Ay, nakapa. Agnes Borbor, nakakabaliw na talaga ang Edsy. Mas kinilig pa ako sa tambalang Edsy kaysa sa asawa ko. Grabe ito, grabe ito. Pinalimutan niyo yung ano asawa niyo. Wala, di na makatutot yan. Renado Molina, kahit ganyan lang ang Edsy, masaya na ang community. Hindi namin kayo pagsasawaan. At hindi pag-iisipan ng masama. At laging may tiwala sa Edsy. Dapat ganun. Hindi ko din nakapag-post lang sa TikTok ng medyo ano yung kanta eh. Hindi na totoo. Huwag ganun guys, relax lang po. Buti nag-reaction video ako. Baka iba na turete na naman. Baka nag-inaisip din. Ay, ba't ganun upload ni Beyonce? Hindi totoo yun. Pang serial lang. Kaya buti pinaliwanag natin ngayon. Buti salamat doon sa nag-comment. Na-aware ako bigla doon. Christian Chebriol. Grabe, busog na naman tayo sa pag-aayuda ng dalawa sa live kanina ni Ed. Sabi niya, inatid daw niya si Wapik kanina sold. Ah! Inatid pala ni Papa Ed! Lorraine Almonte, thanks po palagi kahit wala pang part 48. Masaya na puso ko. Makita ko lang magkasama kayo at masaya. Love you, Edsy Edo Marathoners. Oh, diba guys? Salamat sa lahat ng mga baliw, no? Baliw pero hindi mga tanga. Talagang nag-iisip. Anyways, Skyway, sana po nag-enjoy po kayo at sana, no, sabi ko nga guys, wag po tayo lang gumamit ng ating mata, ngayon wag lang po gamitin nyo, marami pong senses ang isang tao. Kasama na dyan ang pakiramdam, kasama na dyan ang puso. Gamitin ang puso, wag lang mata, no, magkakonek yan. Pag mata at mata, tenga lang pakikinggan mo, maliligaw ka. Kaya gamitin mo yung puso, minsan may mga bagay silang pinopost, dapat lalawakan mo yung unawa mo at intindi sa mga ginagawa nila. At sabi ko nga, tao din yan, nagkakamali. Pero syempre guys, yung pagkakamali na yun, huwag natin silang durugin at unawain natin sila. Lagi natin isipin yung mabuti sa kapwa. Nakagawa man ng isang tao ng pagkakamali, huwag naman natin siyang durugin. No? At kung may mga issue pa sa mga Kalinga partners guys, kalimutan nyo yung magpatawad tayo. At huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa. Bagkus gawin natin ang mabuti. At lagi nyo tatandaan, no? Magkomento ayon sa itsura, mag-react ayon sa ganda. And this Marzano again, and to God, be the glory guys. Asamahan nyo ulit ako guys sa next video reaction.
at good night. Good night. Good day po sa lahat. Happy Sunday. Alright. Panahon ay lalipas din, susukatin kung hanggang saan. Mananatili itong pagmamahal. Dahil ikaw ang natatanging dahilan sa bawat pintig ng aking puso. Patuloy na sa'yo ay susukal. Iaalay itong buong buhay ko. Dahil ikaw ang sagot sa aking kasal. Hahamungin natin itong mundo upang matupad ang ating hiling na sa dagupan ng panahon. Matupad ang lahat ng dalangin. Panghawakan mo ang mga pangako. Ito ang iyong magsilbing lakas. Dahil ang inalay kong pag-ibig, tunay at hanggang wakas. Kaya't sana'y pakinggan mo, mas ng puso ko ang bumibigas. Ikaw lang at walang iba. Ikaw ang ngayon at aking bukas. Pangako tanging ikaw lamang. Kailanman ay hindi kita iiwan. Pangako tanging ikaw lamang.